Yes, hello, hello, mga ka-G! Welcome back po sa aming YouTube channel! So, today's episode po, actually, diba, na-discuss ko na po sa inyo last time, pag-order namin sa Shopee. So, ang nangyari, ni-return natin yung item. So, ngayon, sa video nito, share ko sa inyo kung ano pong ginawa ko, kung paano ko po ni-return yung item na completed na. Pero kung bago pa lang po kayo sa aming channel, don't forget to like, share, subscribe sa aming channel, and keep on watching! So yun na nga po, first kinontak muna natin si seller. So nag-inform tayo kay seller na mali yung item na pinadala niya sa atin. So ang nangyari po kasi, imbis na 11.6 inches na tablet yung binigay niya sa atin, receive namin is 8 inches only. So, ang ginawa po natin, kasi hindi pa po natin na-figure out na ganun yung size na pinadala niya. Kalahati lang siya. Oh my God, kawawa lang. Pika-pika. Yeah, it's pika-pika, but it's not fit. Right? My goodness. Ang gagawin natin. Oh my God. Shopee, hold that wrong. Ginawa natin, chat tayo sa mga customer service ng Shopee. So, in-inform din natin si Shopee. Ganun nga, nag-complain tayo na maling yung item binigay sa atin ni seller. So, ang sabi naman ni agent sa kung nag-respond na ba daw sa atin si seller. So, sinend natin yung proof. Screenshot tayo. Sinend natin yung proof, yung information na ni-response ni seller. So, walang action na ginawa si seller. So, ang nangyari, antay ng ticket ni Shopee, yun yung magiging reference natin dito sa complaint na to. So, after 2 days, magkakaroon tayo ng response. So, after 2 days noon, wala pa rin response. Nag-chat ulit tayo kay Shopee. So, nag-inform tayo kay Shopee, binigay natin yung reference number regarding dun sa complaint. Kausap tayong agent, sabi naman ni agent, kung report na ba daw tayo regarding dun sa item natin. So, hindi pa natin nagagawa. So, tinulungan tayo ni agent kung anong gagawin, kung paano may report. Pupunta lang kayo dun sa store ni mismong seller. And then, may 3 dots dun sa upper corner. I-click nyo lang yon. So, meron dun lalabas na report. After nyo i-click yung report, meron dun message na ilalagay ninyo. I-input nyo lahat ng information doon. Saka nyo i-submit. First, go to order details and then go to the item that you bought and then click the 3 dots on the upper right corner and click report this product. So, makikita nyo po doon kung anong category ang reasons. Kung wala po doon sa category yung mga reasons ng pagre-return niyo sa item, you can choose others like ginawa po namin. So, from others, input nyo lang po yung reasons kung bakit nyo po siya i-re-return. Tapos, saka nyo po i-click yung report button once completed. So, ginawa na natin yun. After nun, nag-wait tayo ng 1 to 2 days na naman po para i-update natin si Shopee sa complaint natin. So, nangyari, on the third time, may nakausap na tayong agent again kay Shopee. Sinabi natin na kung ano ng update dun sa request natin to return the item. Kasi nga, completed na yung item natin. Na-complete na natin. So, wala tayong, hindi na tayo pwedeng mag-click ng return button dun sa mismo order receipt natin, order ID natin. So, nag-wait lang tayo from the Shopee na sila mismo magbigay sa atin ng information na pwede na natin i-send yung item back to the seller. So, yun na nga. Ang nangyari po dun, naka-receive tayo ng sabi, wait for 2 to 4 days, I think, or 1 to 2 days. And then, makaka-receive ka ulit ng email kung saan mo pipil upan lahat ng information ng pag-return na item. So, yun na nga, after 2 days, makareceive na tayo ng mismo email nila. So, nandun doon, i-click mo yung link. Pag na-click mo yung link, ilalagay mo lahat ng information doon. So, may makikita kang ilalagay mo yung email address mo. Tapos yung Shopee ID. Yung Shopee ID, hindi mo ID. Yung ID yun ni seller, ay Shopee store ni seller.
Tapos yung kung ano-ano yung mga nangyari, pagka-receive mo, mga photos, mga evidence na kailangan mong i-provide. Tapos, meron ding isang part, kailangan ma-fill out nyo po lahat kasi kung hindi, hindi nyo po siya masasubmit kay Shopee. So, meron ding tab na kailangan mong i-download through Google Drive. So, ang nangyari, pupunta ka muna sa Google Drive, i-store mo doon, pero kailangan pagka-store mo, gawin mong viewable yung link na yon. Kasi, pag sinend mo, tapos hindi viewable, hindi rin ma-view ng Shopee mismo. So, punta lang po kayo sa Google Drive ninyo. As you can see po, in-store ko na lahat siya sa folder. Click nyo yung 3 dots, then manage people, and then click link settings para ma-change nyo yung viewer. So, anyone with the link can see it. And then, viewer. Yan. Para makita po ng team. So, yun. After natin ma-fill up on lahat, sinubmit natin. So, wait tayo ng mga 2 to 4 days again para ma-check kung okay na. So, afternoon, after 2 days, naka-receive ulit tayo ng mismong email kay Shopee. Sinabi nila doon, proceed na tayo sa pag-return ng item. So, nakalagay naman doon yung information ng seller, yung address ng seller, yung contact number ng seller, at saka yung mismo, since na-receive na natin yung mismong amount, ikaw muna mag-folder nung pag-send back ng item. So, ang ginawa namin, napili namin si JNT kasi si JNT mas malapit sa amin. So, pumunta kami kay JNT. Nakikita niyo yun sa video nito, pumunta tayo kay JNT. Pero bago tayo pumunta kay JNT, isa-send muna natin tong waive bill plus proof ninyo nung pag-receive ninyo ng item. Kailangan nyo tong isend kay Shopee as proof and evidence ninyo dun sa item na na-receive ninyo. So, bali ito yon. Tapos, before namin sinen, nag-video kami ng lahat ng items na na-receive namin para may proof din kayo na walang damage yung ni-return ninyong item back to the seller. Kasi kailangan nyo itong gawin, ensure na tama yung mga items na ibabalik ninyo kay seller at hindi tayo magkakaproblema para hindi bumalik lang sa inyo yung items dahil damage na siya, which is nandoon po yun sa do's and don't ng pagbabalik at pagre-return ng items kay Shopee. So yan, binalot namin ulit. Carefully, balutin nyo lang po, ibalik nyo dun sa box. Lahat po, as in lahat, kung saan siya nanggaling, dun nyo rin siya ibabalik. So, yun. Tapos, cover nyo lang, and then back to the plastic and courier. So, bali yan. Pati yung bubble wrap, binalik namin. Kasi, nakalagay naman dun sa nakalagay naman dun sa link ni Shopee na kailangan si courier, pagbalik ninyo, i-check pa nila yon. So, nasa courier, kung i-check na ba talaga nila. Pero, kung ano yung natanggap mo, syempre, yun din yung babalik mo. So, by the next day, pumunta na kami kay GNT. Dala-dala na namin yung item na ibabalik namin. So, yan, kinausap muna tayo ni GNT. Kasi, kala nila, drop off lang yung gagawin natin, pero hindi. So, ayun, pinag-wait nila tayo, antay lang daw tayo para i-process nila. So, antay-antay lang tayo, mga ka-G. So, after nyan, okay na. Binalot na ulit ni JNT, nilagyan na lang niya ng bubble wrap. So, bali, ibabalik natin to kay seller. So, after that, magbabayad lang tayo nung shipping fee. So, depende sa area, kung saan manggagaling yung area nyo, at sa kilo, I think, ng item. So, ayun na, may waive bill na tayo. So, ito naman, pipicturean nyo to, kasi isi-send back ulit natin to dun sa email ng Shopee team. So, as proof, ito yung receipt natin na binayaran natin for return item. Proceed tayo. Tapos, ikaw muna mag-shoulder ng mismong amount ang pag-send back ng item, pag-return ng item. Kasi nga, na-click mo na yung accept or order receipt sa mismong item. So, yun, nangyari, na-forward na natin. So,
Tapos, ipipicturean nyo lang po yung mismong waybill ng return item ninyo. So, pinicturean lang natin. After nun, yun yung forward natin sa email. So, email ulit tayo dun sa mismong email na receive natin. Pinorward natin yung waybill. Yung waybill. Tapos, antay lang tayo ng response kay Shopee. So, I guess, after two days again, naka-receive tayo ng email informing us na na-approve na yung mismong request natin for return and refund the item. And then, plus, mapoprovide din nila sa inyo yung shipping fee na binayaran nyo. So, ang mangyari, makukuha nyo yung binayaran nyo plus yung shipping fee, lahat yun, i-credit sa ShopeePay account nyo sa Shopee. So, nakalagay doon, it will take 5 to 7 days. So, yun na nga, lumipas yung mga 5 to 7 days, exactly 7 days, na-receive natin yung mismong refund natin dun sa item na ni-return natin. So, bali ito yung Shopee Pay natin. Yan. As you can see, 18 pesos lang yung laman. Tapos yung coins. So, ito yung before sa pag-aantay natin. And then, after 7 days, yan na. Binalik na ni Shopee including the shipping fee. A total of 36 plus. Sana makatulong sa inyo itong video ito regarding how to return your item. If ever na-click nyo yung order received and it's completed already. So, kayo mag-hesitant na ibalik kasi meron naman mga list doon kung ano yung allowed na i-return na item. Especially kung damaged siya, tulad sa amin, wrong item. Kaya, kailangan talaga videohan nyo po mismo muna yung item ninyo na nare-receive. Kasi, proof nyo yan. Kailangan may proof kayo. So, regarding dun sa return item natin sa Shopee, once completed. So, huwag na huwag kayo mag-hesitant na i-return yung item ninyo once may mga defective kayong na-receive. Kasi, it's your right as a customer, as a buyer. So, yun nga po. Sana nagustuhan nyo po ang video ito at natutuloy po kayo kung paano nyo i-return yung item ninyo lang na pag completed nyo siya at na-receive nyo siya at na-click nyo na yung order received. So, thank you for watching. I hope you enjoy our video. Don't forget to like, share, subscribe sa aming channel. And keep on watching. Thank you for watching Diskarteng G. Bye-bye! See you in the next video! Bye!